Magandang hapon po. Inaasahang mas dadami pa ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtitipon-tipon ngayon sa EDSA Show. May mga dumarating na kasi mula sa mga probinsya. Hanggang mamayang hating gabi na lang ang permit na ibinigay ng pamahalang lokal ng Mandaluyong City, pero ihirit daw ng pamunuan ng Iglesia na extend pa ito. Mula sa EDSA Show, nakatutok live si Rida Reyes. Rida. Yes, Pia Jigia, maya't maya pa nga rin ang dating na mga kaanib na Iglesia ni Cristo dito sa EDSA Show, kung saan hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang isinasagawa nilang pagkilos. Magdamagang nanatili ang mga kaanib ng INC sa crossing ng EDSA Show. Wala raw uwian ang karamihan na nandito mula kahapon. Bukod sa libreng pagkain, may portalets at charging station. Isa sa mga dumalo sa protesta kagabi ang tiyahe ni Pangulo Aquino na si Tingting Kuwangco. Nakikiisa raw siya sa panawagan ng hustisya para sa SAF 44. Dumating din si INC General Secretary Cara Del Cortez. Hindi kami papayag na apiin nila at pakialaman ang pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo. Hindi lang mga taga-INC ang nandito. Nagpapakita rin ng suporta ang grupong Christian Peace Alliance. Ngayong hapon, mas marami pang kaanib ang humahabol. Ang iba, galing pang mga probinsya. Luzon, Visayas, Mindanao na po kami lahat. Panawagan, unawain po kami nila. Dahil ipinaglalaban po namin ang aming paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Hanggang mamayang hating gabi lang ibinigay na permit ng Mandaluyong City Government sa organizers. Pero hindi malinaw kung hanggang kailan balak manatili na mga kaanib ng INC sa EDSA Show. Dahil sarado pa rin ang magkabilang lane ng EDSA Show Service Road, nagtalaga na ang MMDA ng mga alternatibong ruta. Bantay sarado ng pulisya ang programa. May visibility mobile patrol at assistance center sa paligid ng EDSA Show. Hinihiling namin ang inyong pakikipagkooperasyon na para magkaroon ng kapayapaan at panatilihin ang maintenance of peace and order dito sa pinaggaganapan ng rally ng Iglesia ni Cristo. Sa gitna ng mahigpit na seguridad, isang lalaking napagkamalang snatcher ang binugbog. Hindi na nagsampa ng reklamo ang nabugbog at umuwi na lang. Nagpaalala naman ang Malacanang na huwag sanang samantalahin ni Numan ang kilos protesta ng INC para sa pansariling interes. Pinabulaanan din ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na hinaharas ng gobyerno ang INC. Lehitimo raw ang reklamo sinampa sa Department of Justice laban sa ilang personalidad sa INC. Susunod po ba kayo? Alam niyo, Pia, Jiggy, hanggang sa mga oras na ito, sa paglipas ng oras ay lalong dumadami ang bilang ng mga kaanib na Iglesia ni Cristo na nagpupunta rito. Karamihan sa kanila ay nanggaling pa sa iba't ibang mga lokal na kapilya sa mga probinsya at maging sa ibang mga bansa. No? At inaasahan na mas lalo pa silang darami rito. Bagamat hanggang mamayang hating gabi na lamang ang ibinigay na paludit sa kanila para magdaos na kanilang pagkilos, ang sabi ng pamuno ng INC ay nakikipag-negotiate na raw sila sa Mandaluyong City Government para ma-extend ang kanilang rally permit hanggang bukas na isang holiday. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Pia Jiggy. At Rida, dito sa live feed na inyong pinapakita, makikita natin doon sa may bahagi ng EDSA Shrine, ay ayan, talagang hindi na makadaan yung mga sasakyan. Ano, at yung tulay, yung may mismo flyover, ay marami ng miyembro rin ng INC. So, kung ito pa, dumarami pa talaga, no, nagdadatingan, kung nagpapa-extend pa sila, ano yung binabanggit naman ng police kung paano nila i-manage to, although kahit holiday bukas, pero paano nila i-manage yung paglaki ng crowd sa area na yan? Tama yan, Jiggy. Alam mo, ang sabi sa atin ng pamunuan ng Mandaluyong Police, nakasaad doon sa rally permit na binigay ng Mandaluyong dito sa mga kaanib ng INC na kailangan doon lamang sila sa loob ng 1,200 square meters na area nitong crossing ng Shaw Boulevard at ng EDSA. So itong nakikita nyo ngayon sa live screen nyo, nakiusap itong organizer ng INC doon sa mga kaanib na magpunta na raw at mag-expand hanggang dito sa paanan ng service road. At medyo
lumalagpas na yan ng kaunti doon sa EDSA. No? Pero siniguro naman nila na magiging mapayapa rin ito. Wala pa rin namang nangyayaring aberya sa trapiko. Kung papansin natin sa underpass ay nananatiling maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. Pero ang priority ngayon ng Mandaluyong Police at maging ng MMDA ay para una, para hindi raw maparalisa ang daloy ng trapiko. At pangalawa, kailangan daw na kahit daw mas dumami pa mga tao rito ay mamaintain daw peace and order dito hanggang mamayang ating gabi. Maraming salamat, Rida Reyes.